Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa isang swerteng senyales na kapag meron ka nito sa inyong tahanan, ito ay makapagbibigay silang good luck lalo na sa usaping yaman o pananalapi. Kahit kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa interpretasyon ng panaginip na kapag sa sandaling na panaginipan nyo ito, ito ay madalang swerteng hatid o may malaking yamang paparating. Kahit kung may time kang makinig, tara, samahan nyo ko. Alam nyo ba na may mga pahiwatig rin ng ating mga panaginip na ang simbolo nito ay good luck o madalang swerte para sa taong nakapanaginip ito? O ito rin ay maaaring ang ibig sabihin nito ay may perang paparating. Kaya't nararapat na alamin natin ang mga ito para sa oras na ito ay ating napanaginipan, ay kailangang ito ay affirm agad natin ang mga swerte ito na mangyayari sa ating buhay. Kung ikaw ay nakapanaginip na ikaw ay naghihirap, kaya't sa sandaling mangyari ito sa panaginip, ay huwag kang mangangamba dahil ayon sa interpretasyon ng pamahiin o paniniwala ng mga matatanda, hindi ito isang bad omen o masamang pangitain. Ito ay isang kabaliktaran na pangyayari sa totoong buhay dahil ang kahulugan nito ay magtatapos na ang pagdurusa mo sa buhay, mga pasakit at problema sa usaping finansyal at matutulukan na ito dahil ito ay sumisimbolo ng malaking perang paparating. Isang magandang kapalarang nag-aantay. Kaya sa sandaling na panaginipan mo ito, ay agad mo nang i-affirm sa sarili mo na mangyayari ito. So, nasa inyo na po kung inyong papansinin o i-snapin ang video na to. May basihan man o wala, ang naging interpretasyon ng swerte panaginip na ito ay kinang po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gapay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapan lamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamasmainang pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at magiging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na nagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga ka-chansky. Good luck and God bless! At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran tungkol sa ating buhay pag-ibig, ang ating mga love horoscope, kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin sa linggong ito mula February 15 hanggang February 21. Para sa mga taong Aries, magiging ganado ka sa pagtatrabaho sa buong araw at hanggang gabi ay magiging laman ng isipan mo ang masasayang sandali na mamamagitan sa inyo ng isang tao na matagal mo nang minamahal na hindi niya alam. Ang iyong mga maswerteng numero, 20 at 27. Para naman sa mga taong Taurus, magiging mailap pa rin ang swerte mo pagdating sa pag-ibig. Ang tao na inaakala mo makakasama mo sa habang buhay ay bigla na lamang maglalaho na parang bula, kaya tahantong ka naman sa kapikuan. Ang iyong mga maswerteng numero, 28 at 39. Para naman sa mga taong Gemini, may bagong susulpot sa buhay nyo na magsisilbing third party sa inyong relasyon. Sa ayaw at sa gusto mo ay magkakaroon siya ng malaking bahagi sa buhay pag-ibig mo, kaya't ihanda mo na ang iyong sarili sa mga komplikadong araw. Ang iyong mga maswerteng numero, 56 at 67. Para naman sa mga taong Cancer, ikakatuwa ng iyong kapareha ang pagbabago ng isip mo na hindi ituloy ang pagtatrabaho mo sa malayong lugar. Kaya naman ay hindi mo inaasahan ang sorpresang ihanda niya para sa'yo dahil dito nalabis mo rin ikakatuwa. Ang iyong mga maswerteng numero, 24 at 32. Para naman sa mga taong Leo,
may tungkulin ka sa iyong asawa na dapat mong gampanan. Kung patuloy mo itong babaliwalain, ay malaki ang posibilidad na humantong kayo sa malaking problema ng inyong pagsasama at hindi mo rin ito magugustuhan. Ang iyong mga maswerteng numero, 55 at 60. Para naman sa mga taong Virgo, hindi pa ito ang daktang araw ng paghiwalay nyo ng landas. Pero malapit na itong mangyayari dahil darating din kayo sa punto na hindi nyo na maunawaan ang opinyon at paniniwala ng isa't isa sa mga importanteng bagay para sa inyo. Ang inyong mga maswerteng numero, 14 at 18. Para naman sa mga taong Libra, mahalagang malaman ng iyong kapareha kung ano ang nasa loob mo, lalo na sa mahalagang bagay na inyong pinagdidesisyonan. Pero sa ngayon ay magiging madamot ka na ipaalam sa kanya ang iyong nararamdaman. Ang iyong mga maswerteng numero, 30 at 42. Para naman sa mga taong Scorpio, ikakailita mo ang pakikialam ng isang tao sa iyong love life. Sa lahat kasi ng ayaw mo, ay yung pinangungunahan ka sa iyong pagdidesisyon na may kinalaman sa iyong buhay pag-ibig. Sensitibo ito para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 9. Para naman sa mga taong Sagittarius, kontento ka ngayon sa iyong love life. Masaya ka sa piling niya, kaya't ang harapin mo na lamang na problema ay may kinalaman sa iyong pinansyal na pangangailangan. Nakapila ang mga kailangang pagbayaran. Ang iyong mga maswerteng numero, 10 at 15. Para naman sa mga taong Capricorn, malaki ang magagawa mong tulong sa iyong karelasyon upang malampasan niya ang pinagdadaanang depresyon. Wala siya ibang nakikita ngayon kundi pawang kalungkutan at kapikuan. At ikaw lang ang magsisilbing niwanag niya. Ang iyong mga maswerteng numero, 13 at 26. Para naman sa mga taong Aquarius, walang mareresolbang alinman sa kinakaharap niyong problema sa inyong pagsasama dahil pareho kayong takot na harapin ito. Lalo ka na dahil marami kang agam-agam at hindi rin buo ang tiwala mo sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 24 at 34. Para sa mga taong Pisces, hindi kailanman magiging tama ang pag-ibig na maraming nasasaktan. Sa umpisa pa lamang ng inyong relasyon, ay alam na alam mo nang marami kayong tao na masasagasaan, kaya't dapat lang na bumitaw ka na hanggang kaya mo pa. Ang iyong mga maswerteng numero, 7 at 12.